Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang dakilang Papa na si San Gregorio sa pantas ng ating inang simbahan. Pang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang mga nagawa natin mga pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ay yung mga hinirang na tao ay matiyagamong tinuturuan at may biging nililingap. Ipagalo mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang pagtugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang paglunlad ng kawang banal sa isip, sa salita at gawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu
ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang puong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti, kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabubuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtakas sila sa kanyang pagtuturo. Sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya na malakas, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo
at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood sa atin sa social media platform natin. At sinasama natin silang lahat, lalo na mga nasalanta ng bagyo at pagbaha, sa misang ito. Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan sa salita at gawa. Makapangyarihan si Jesus Nazareno. Alam natin yan. Pero maraming hindi nakakaalam na ang kanyang presensya sa Eucharistia ay tunay na makapangyarihan. Minsan naniniwala lang tayo sa ribulto, sa estatwa, pero hindi tayo naniniwala kung minsan sa kapangyarihan ng kanyang Eucharistia, ng kanyang sakramento. Isang mangangaral na Pentecostal, sa telebisyon, sigat na sigat siya, hindi siya Katoliko. Nangangaral siya at ang kanyang sinabi ganito, ayon daw sa pag-aaral, hindi galing sa akin ha, galing sa isang Pentecostal preacher, hindi Katoliko. Ayon daw sa pag-aaral, maraming Katoliko ang gumagaling kesa sa kanila na mga Pentecostal. At ano ang rason niya? Sapagkat ang mga Katoliko, sabi niya, ay naniniwalang tunay sa kapangyarihan ng Eucharistia. Hindi lang sila naniniwalang simbolo ang ostya at alak. Naniniwala silang presensya ng Diyos, tunay na Diyos. Kaya maraming mas gumagaling, mas pinagkakalooban ng kagalingan dahil nananalig ang mga Katoliko. Sabi niya, hindi ko to sabi, ayon yan sa pag-aaral na ang mga Katoliko, mas marami ang gumagaling sa patanalig kay Jesus, sa kapangyarihan ni Jesus sa Eucharistia, sa kanyang presensya. Maraming nagdududa kung ang talagang tinatanggap nating katawan at dugo ay tunay. Pero ang Protestante na rin na nagsabi na nakikita nila sa pananalig natin, sa pagsisimba, kinote pa niya ang mga Katoliko. Linggo-linggo, ginamit niya yung linggo-linggo, nagsisimba, tumatanggap sa katawan at dugo dahil nananalig silang si Kristo ang kanilang tinatanggap, kung kaya ang kapangyarihan ng Diyos sumas sa kanila. Gumagaling sila. Napatunayan ko rin yan sa isang tagatundo, sa isang tagagagalingin na mahirap na babae. Meron siyang stage 4 cancer. Kakwentuhan ko siya. Dahil matapos sa misa, makikita mo yung naglalakad ng paluhod. Sabi niya sa akin, Father, may sakit ako. Wala po kaming pera. Wala akong panggamot. Ano po ang ginagawa ninyo? Sabi ko, nananalig ako sa abot ng aking makakaya. Ginagawa ko magsimba at tanggapin si Jesus na aking kaligtasan. Akin siyang gamot, akin siyang lakas, siya ang nagpapagaling sa akin. Matagal niyo na po bang ginagawa ito? Sabi ko sa kanya, ilang buwan pa lang po. Kasi sabi ng doktor, wala na akong pag-asa. Sabi ng doktor, 4 stage na ang aking cancer sa matris. Wala po kaming pera.
Niwala nga po akong pamasahe para pumunta sa simbahan. Naglalakad po ako mula bahay namin na nagrurosaryo. At pag magkukumunyon, talagang nananalig ako na si Jesus ang tinatanggap ko, ang aking kagalingan. Yun ay kwentuhan namin nung nakikita ko siyang umiiyak lagi sa dulo. Makaraan ng mga 6 na buwan, nakita ko pa rin siya dahil lagi naman siya nagsisimba. Maayos ang itsura niya, malinis. Sabi ko, kamusta ka na? Malakas ka pa rin ah. Sabi mo, sandali na lang ang buhay mo. Ang lakas mo pa rin. Bakit? Ano nangyari? Maniwala ka o hindi, Padre? Pinagaling ako ng Panginoong Diyos. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Bakit? Bakit siya pinagaling? Sa pananalig niyang tinatanggap niya ang kapangyarihan ng kagalingan ni Jesus. Makapangyarihan hindi lang sa salita, maging sa gawa. Sa kanyang katawan na inaalay sa bawat misa, tinatanggap niya ang alin? Ang kagalingan dulot ni Jesus. Nawala ang kanyang sakit. At ang tanong ng doktor, ano ginawa mo? Isa lang ang sagot niya, nagsisimba po ako at laging nagkukumunyon. Nagsisimba at lagi kong tinatanggap ang gamot ko, ang kagalingan na dulot ng Panginoong Jesus. Kaya totoo yan. Totoong makapangyarihan kung ang demonyo sa ebanghelyo natin takot kay Jesus. Mano ba ang sakit mo na hindi matakot kay Jesus? Amen ba? Minsan, tayo'y natatakot sa sakit. Hindi sakit ang katatakutan natin. Ang sakit, takot sa Diyos. Kung ang diablo o masamang espiritu nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos, lalo ang mga sakit na tinatawag natin, kinatatakutan natin, andito ka na, nagsisimba ka lagi sa kiyapo, lumalapit ka sa makapangyarihan poong Jesus Nazareno, tinatanggap mo ang kanyang katawan, anong laban na mga alalahanin mo? Anong laban ng sakit mo? Ano ikatatakot mo samantalang ang makapangyarihan ay tinatanggap mo? Sa ating pagmimisa ngayon, sa ating pagdarasal, magpasalamat tayo dahil tinatanggap natin lagi ang makapangyarihang katawan ni Jesus at dugo na nagpapagaling, kinatatakutan ng diablo, kinatatakutan ng lahat ng uri ng problema, kinatatakutan na mga sakit natin, ang poong Jesus Nazareno, ang kanyang katawan at dugo. Manalig kayo, tuwing kayo'y magkukumunyon, tinatanggap nyo ang lakas ng langit. Tuwing kayo'y magkukumunyon, tinatanggap nyo ang biyaya ng langit. Makapangyarihan si Jesus, punong-puno ng lakas, punong-puno ng biyaya. Narinig nyo yan sa ebanghelyo natin. Maging diablo, maging masamang espiritu, yumuyuko sa kanya. Mano ba ang sakit mo na hindi yuyuko kay Jesus Nazareno? Makapangyarihan si Jesus. Makapangyarihan ang poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin na mga wikang walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Isang Diyos, isang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan,
naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tulungan at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo, naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu ng ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tumahimik po tayo sa mandali at taimtim po nating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling pasasalamat at mga kahilingan. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi kami kanaming kasama sa landas ng buhay. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay unawang paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Gregorio kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon, si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran
at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gen banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kapiyak niyang puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ariyadiya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, adilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig at kagalingan, dulot ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos na ating lakas, mapalad tayong tatanggap sa Kanya na may pananalig sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. That you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love.
You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 5, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X or Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasa ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa mabubuhay na pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio kami matuto na maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati pa namin.